dagat dyan sa tabi-tabi. Ito. So, ito, kinain po, napunta sa bituka ng tao. Ito po yung sinasabi natin on, na kung tatlo yung bunga niya, hindi mabubuhay po, hindi po lalaki yung isa. So ito po, dalawa, pero hindi na po nagtuloy yung isa. So isa na lang po. So ano po to? 100 days po nila ngayong araw na to. 100 days. So sabi ng technician po sa akin, mamimili daw po ako within 115 to 120 days. So mamimili na lang po ako doon kung anong araw ang gusto ko pong mag-harvest dito, sabi. Para safe, 117, 118, ganun po. Pwede rin 120 days, ganun po. Tara po, samahan niyo po ako. Okay po. Ito po yung naliliman ng mga puno rito. Oh. Kaya siguro na-late siya. Pero sabi nung technician po dyan, hahabol din po daw yan. Technician po ng mga mais, sila po yung mga nag-aral, inaral po nila kung paano po ang pagtatanim ng mais. Sila po. Mga ano po yun, mga nagtatrabaho po sa isang kumpanya ng ano pagta, sa tanim ng mga mais, mga butil po. Pero di ba siya ano to? Yung mga ganito eh kahabol din tong mga yan, di ba? Pagka napabilad, pag nabilad yan, titigas din, di ba? So sa susunod nga po eh, bala ko pong pabawasan ito. Sa susunod na magtatanim tayo siya, ano no? Bawasan natin para makakuha ng ano. Pero ito lang, ganyan lang po yan sa loob po yan, malalaki. Siya nga po pala, natatandaan nyo po yung may-ari dyan sa tabi ng lote ko po, yung nung nagtatanim po ako, sumakabilang buhay po siya nung isang araw, ano? Siya ano, no? Yan. Basta nakita nyo po yun nung araw na nagtanim kami, nandirito siya. So, sumakabilang buhay po siya nung isang araw, yung may-ari na lote na yan. Ang pangalan niya po si Kuya Rene Manalo po. So, sumalangit po sana po ang kanyang kaluluwa. So, nandiyan po siya ngayon, nakaburol. Tinatanong ko po kung COVID o ano, hindi naman daw po kasi nga malakas po naman siya. Kaya lang, hindi po natin alam kung ano yung kinasakit niya. Siya po yung payat noon nung nagtatanim po tayo. Na ano, kaibigan po natin yun eh. Sa kanya po yan, yan lote na yan, saka doon sa kabila ko, napagitnaan po itong lote kong ito. Ito po, nakita nyo po ito, kung gaano kalalaki. So, malalaki po. Yun po kasi, ano eh, naaarawan eh. Ay na, ano, nalililiman ng mga puno ng saging. So,
po, matibay na ebidensya, wala tayong magawa. Tinikman nila yung mga tanim natin. So, masaya tayo dyan at natikman na nila. Sila na yung nakauna at tumikim. At least hindi naman nila kinayang inubos. Sabi ko, basta wag lang nilang ubusin. Dito po sa loob. Dito po sa loob, oh, ang lalaki. Ang lalaki po ng ano. Ang lalaki po ng bunga. Yun po, yung sabi ko nga po kanina, dalawa po yung bunga niya na nag-attend, pero yung isa hindi po nag-materialize, isa lang po talaga ang nagtuloy. Ito lang po yung naliliman kasi may puno po ako rito ng mangga. Ayan, namubulak po. Una po sa amin dito na nagkapag-harvest na sila, oh. Madami silang naan rito. Siya, no? Oh. Ay, isang hektarya? Maygit. Maygit siyang hektarya din yan. Parang sa atin, hindi naman. Mas hanggang sa concrete. Ilog? Ah. Kasi malaki po itong ano eh. Yung dating kapitan dito po, close friend ko po yun eh, si Peter kung tawagin, matagal po siya nagkapitan eh, marami siyang ano, lupa, may git isang hektarya siyang tinaniman, 200, may git 200 na kaban, dami nun ano, sabihin mo na nga isang kaban eh, ilang kilo yun, sabihin mo nang may 50 kilos ang isang kaban. Hindi lang. Depende yung sapo ko lang. Kung, yung large. Yung oh. Meron ano? Kung yung sapo ng lugar, may 50 kilos. 50 kilos, no? Yung malaki, ano? Kung 50 kilos na 200, di times, ano yun? 5 times 2, 10. Di 10,000 kilos, no? Dami. 10,000 kilos, no? 10,000 kilos na magkano per kilo ngayon? 19 yata. 19? Ang daming pera nun ah. Ito na yung kayo manalo, di ba? Di pa? Ito po yung kabila po na pag-aari nung isang namatay nga po na katabi ko. Yan, napagitnaan po kasi kami. Yung tanim niya, ayan po, parang na-late po ang ano, matured niya, pag matured, berde-berde pa yung mga bunga niya. Ayan o, tignan mo yun. Berde-berde pa yung bunga niya. Siguro, kahabol din po yan. Ay, si ano, magtatanim daw uli ito, na mais. Magse-second crop. Hindi pa niya pinaararo, no? Papaararo pagkatapos pa rin na. Pagkatapos ng tanim, patuloy. Kailan daw sila mag-aararo? Wala pa. Bakit tanggal? Pwede uling taniman ng ganyan yan? Nakagulis siya, oh. Meron akong nakita nga, eh. Flat. Tapos, binungkal. Yung sa gitna. Kaya lang maluwag. Yung parang sa baka.
Ay, pinararo ka pala. Wala nang baka ngayon po. Ah, kaya lang wala nang baka na ho ngayon eh. Hindi, flat siya. Ah, tapos, nung nataniman na, pinadaanan sa gilid, ay sa gitna. O, na anuhan. Hindi rin yung kaya pag ano, pagkatapos ng ano yan, sinugin yung ng mais, pagkatapos patubigan, magpaano tayo ng dalawang araw, pwede na. Pwede na. So, yan lang po yung update po natin sa mais. Sa mga ibang araw po, makikita nyo kung ano po. Magbibideo po ulit tayo ulit. Okay, muli po. Si Ray po ulito. Sa lahat po ng mga napadaan lang po, maraming salamat po. Sana po mag-subscribe po kayo. Click nyo na rin po yung bell para ma-notify po kayo sa mga next video ko po. Uli po, maraming salamat po. Bye-bye!